Tapos na ako sa glucose testing ko. Thursday, October 29, 2020, and it's only 6:30. Yan. Alis ako ngayon kasi pupunta akong ospital para sa blood sugar test. Nag-fasting na ako kagabi and mag-8 hours na mamayang 8 o'clock. Si Gab tulog pa. Iwan ko siya sa kapitbahay namin. Pero dito lang siya sa bahay. Yung kapitbahay namin yung pupunta dito. So, yun. Mag-order na lang siguro ako online ng food niya, pang breakfast. Tapos, iwan ko na lang yung bayad. Para kung sakali, wala na ako pagdating. Bayaran na lang nung magbe-babysit sa kanya. So, yun lang. Maglinis-linis lang muna ako, tapos magbihis. Tapos, alis na ako. It's already 7:30 at paalis na tayo. Nandyan na yung kapitbahay namin na magbabantay muna kay Gab habang wala ako. So, let's go! A few inches later. Hello guys! Nakauwi na ako ng bahay. Hindi na ako nakapag-update kanina kasi iniiwasan ko talagang maglabas ng cellphone pag nasa hospital ako. Kasi alam niyo naman yung panahon natin ngayon, kailangan magdoble ingat, no? So, yung paglabas-labas ng mga gamit natin, nakakatakot, lalo pag sa hospital. Kasi di natin alam, baka makontaminate, madikitan ng virus, ganyan. So, yun talaga yung iniiwasan ko kapag lumalabas ako, yung hawak ng hawak sa mga gamit ko. So, ikukwento ko na lang kung ano yung mga nangyari. Pero bago niyan, i-explain ko din muna kung para saan yung 75 grams oral glucose tolerance test. Para sa mga buntis, yun yung ginagawa para i-check kung sa pagbubuntis ba natin is nakapag-develop ba tayo ng gestational diabetes. Yung gestational diabetes is yung pagtaas ng blood sugar sa ating mga, ng sugar sa ating dugo. Kasi yun, nakaka-affect yun sa bata, no? Pwede siyang maging dahilan ng stillbirth, ng miscarriage, or magkaroon ng problem sa lungs ng isang batang nasa ating sinakupunan. So, hindi lang, kaya tayo pinapaiwas ng ating mga doktor sa matatamis, sa maraming kanin, ganyan pag nagbubuntis, hindi lang dahil para hindi masyadong lumaki sa baby, pero para din makaiwas tayo sa gestational diabetes, no? So, ano ba yung ginagawa kapag magte-test ka ng 75 grams oral glucose tolerance test? Una, mag-fasting ka muna syempre ng 8 to 10 hours. And then, pagdating sa hospital, kukuhanan ka ng dugo para i-check yung fasting blood sugar mo na. Pagkakuha sa'yo ng dugo, may ipapainom sa'yo na solution na napakatamis na lasang dextrose. Ganun yung lasa yun. Na yung iba nasusuka pero okay lang naman sa akin. Na iinumin mo dapat is 240 ml. Muulan guys. Muulan dito sa amin. So, kung naririnig nyo yung background mo, and then after an hour, no, kukuhanan to ulit ng dugo, and then kukuhanan to ulit after an hour. So, bari na tatlong oras ka rin. So, natapos ako, 10:30, and then umuwi muna ako kasi yung OB ko, alauna pa yung schedule niya. So, umuwi muna ako, and then bumalik ulit ako. Buti na lang kamo, ako yung unang pasyente niya, so natapos din kaagad ako. And then, umuwi na ulit ako. Ganun lang. So, ang bilis lang. Wala naman din masyadong ganap, guys. Maliban sa
pinagda-diet niya ako kasi yung palang mga results nung oral glucose test is within range naman lahat, normal naman lahat. Kaya lang, medyo malapit na siya sa maximum. Kaya iwas muna daw ako sa maraming rice at saka sa matatamis, no? Saka yung size kasi nung chan ko is sabi ng OB ko parang size na ng kabuanan. So, parang malaki si baby. Kaya, diet-diet muna. Yun lang naman guys, wala naman din masyadong ganap ngayon ano, araw na to sa pagpunta ko sa hospital. So, yun lang. See you on my next vlogs. Please like, share, and subscribe. Bye!